Gumanda na rin po ang lagay ng panahon sa lalawigan ng Cagayan. Sa kabila nito, aabot daw sa halos 500 milyong piso ang pinsalang iniwan ng Bagyong Helen sa mga pananim. My live report si Teresa Andrada. Teresa. Yes, Rhea, maaliwalas na panahon at hindi na rin umulan sa buong maghapon hanggang ngayong umaga dito sa Tuguegarao City sa Cagayan. Nakahinga na ng maluwag ang mga residente dito sa Tuguegarao City matapos makaranas na maghapong maaliwalas na panahon kahapon hanggang ngayong umaga. Maliban sa bahagyang pagbaha sa ilang bahagi ng kalsada sa Solana, Cagayan, ay wala namang malaking pinsalang idinulot ang Bagyong Helen sa infrastruktura dito. Pero kung meron man daw iniwan itong sakit ng ulo, ito ay sa sektor ng agrikultura. Nasa halos 500 milyong piso ang kabuuang pinsala sa mga pananim sa buong Cagayan ayon sa Office of the Provincial Agriculturist. Mahigit 14,000 metric tons ng palay at 23,000 metric tons ang naapektuhan. Rhea, nagpahayag naman ng kahandaan ang Office of the Provincial Agriculturist na tulungan itong mga magsasaka na naapektuhan kung saan ay pwede naman daw silang bigyan ng mga binhi. Rhea? Ayun nga, Teresa, pansamantala, ano kayang suporta ang ibibigay nila sa mga magsasaka natin dyan sa Cagayan? Ayon sa kanila, kasi itong mga reports na binigay sa atin, ito yung mga initial reports collated from August 14 until August 15. Sa ngayon, ang nakikita nilang immediate help na pwede nilang ibigay ay through seed assistance. Tinanungan natin kung pwede bang magbigay ng financial assistance. Pero ang sabi ng Office of the Provincial Agriculturist, kailangan muna gumawa ng assessment ng extent ng damage per municipality para dito ibabase kung paano o anong assistance yung ibibigay sa mga magsasaka. Rhea? Alright, sana magtuloy-tuloy na nga ang pagganda ng panahon para naman makabangon ang ating mga kababayan. Maraming salamat, Teresa Andrada.